everyone, I am Alika Villalobos, 21 years old and currently studying BS Architecture at the La Salle University, Das Marinas. So for today's vlog, i-share ko sa inyo kung paano ako nakapag-open ng bank account sa Security Bank. But before that, kailangan alamin nyo yung mga requirements na kakailanganin para makapag-open ng bank account. The first one is 2 valid IDs, NSO or birth certificate, and the third one is proof of billing or barangay clearance na nagpapatunay na dun ka nakatira sa existing place mo. And the fourth one, the most very important, is yung pera na pang i-open mo ng bank account. So we have 2 ways para makapag-open ng bank account. The first one is walk-in and the second one is online application. And share ko lang sa inyo guys, parehas yun na experience ko. Ipapakita ko sa inyo yung video. As you can see in the vlog, napakadaming tao ang haba ng pila. For me, napaka-hassle niya, pero tinry ko. Hindi lang kasi ako once pumunta doon, kung hindi thrice. Pumupunta ko doon every available time ko tuwing asynchronous session namin. Meron kasi akong class every 8 a.m. to 8:30 p.m. Eh, ang bangko is 9 p.m. to 4 p.m. lang. So, pupunta lang talaga ako dun kung kailan available ko. So, yung 3 beses na yun, tinry ko talaga. But, I failed kasi hindi talaga siya kaya ng time ko. Kasi, every subject ko na synchronous session, meron ding subject na magsisynchronous session. So, kailangan ko na din umuwi. So, until I discover online application ng Security Bank. Guys, bagay na bagay ito sa mga taong busy, lalo na hindi kaya ng schedule pero kailangan or gusto nang mag-open ng bank account sa Security Bank. So, sa online application naman guys, in 5 minutes makakapag-open ka ng bank account, aantayin nyo na lang yung email nila. Unlike sa walk-in, pipila ka talaga ng napakahaba and napakahasa niya talaga. So, tinry ko yung online application ng Security Bank. Guys, I promise in 5 minutes, pag napasa nyo na yung personal information nyo and yung mga kailangan nila, aantayin nyo na lang yung virtual meeting sa MS Teams, which is i-email nila and i-text nila yung date and time na pinili nyo. Agad-agad yun. Mag-aantay lang kayo. Using online platform. So, pag pumunta na kayo sa www.securitybank.com.ph, meron kayong pagpipilian doon ng iba't ibang account na gusto nyong i-open. Merong easy savings account with a maintaining balance of 10,000 pesos and interest rate of 0.0675%. And of course, meron ding all access checking account with a maintaining balance of 25,000 pesos and same interest rate with the easy savings account. Meron ding build up savings premium with the maintaining balance of 50,000 pesos and interest rate of 0.17%. And of course, yung ito yung inopen kong bank account, yung build up savings with the maintaining balance of 5,000 pesos and interest rate of 0.074%. And meron pa dyan guys, iba't ibang klase talaga, the money builder with the maintaining balance of 10,000 pesos, same interest rate with the easy savings and all access checking account, the junior one and CNY savings account, USD and third currency account. So pag pumunta kayo, i-click nyo yung napili nyong account to open. So I choose the build up savings with the maintaining balance of 5,000 pesos and interest rate of 0.074%. And after that, mag-proceed kayo sa next page. May itatanong lang dyan, syempre, ang isasagot nyo yung I don't have Security Bank account or credit card yet kasi nag-open pa lang tayo na bank account. And the third one is, the third page is the terms and condition. I-check nyo lang lahat yan, but before nyo i-check, make sure na binasa nyo para bilang isang mag-i-invest or magtatabi ng pera sa banko, alam nyo yung terms and conditions nila. And after that, proceed tayo sa next page. And dun guys, mag-fill up lang kayo ng personal information nyo. The way guys, make sure na yung email na ilalagay nyo dito is yung gumagana ng email nyo and
sa phone number, yun yung pinaka-important kasi yun yung way nila para ma-contact and ibigay sa inyo yung email and exact date kung kailan kayo magkakaroon ng virtual meeting ng pag-assist sa'yo sa pag-open mo ng bank account. And after that, pag nasagutan mo na yung buong personal information, next page naman is makikita nyo yung pipili kayo ng available time nyo, date and time, kung kailan nila kayo pwede tawagan agad-agad para kayo, para naman ma-email nila ang link ng virtual meeting nyo sa pag-open ng bank account. And guys, after that, boom! Antayin nyo na lang yung email and text nila. Ang maganda dito sa security bank, guys, may text sila and nag-i-email pa sila sa'yo. And napaka-approachable na nag-assist sa akin. And by the way, kung katulad ko kayong working student, thank you so much, Sir A pala, sa opportunity, hihinga nila kayo ng PIN number, if meron kayong PIN number. And yung about sa interview, guys, napaka-simple lang ng tanong. Reasons kung bakit kayo mag-open ng bank account, saan manggagaling yung income or pera na ipapasok, na pumapasok, rather, sa i-open mong bank account. And ayun, napakadali lang din talaga, hassle-free, hindi na ako pumila, hindi pa ako nag-antay. So, I mean, hindi ako nag-antay ng napakatagal sa pila. Pero inantay ko yung turn ko na sa bahay na marami pa akong nagawa. And hawak ko pa yung time ko, alam ko kung kailan ako tatawagan. So, napaka-hassle-free talaga ng online application form kesa dun sa pag-walk-in. So, guys, hindi naman ako against sa walk-in, pero for me, napaka-convenient ng ginawa ng security bank. Sa akin kasi, guys, meron akong ATM and checkbook dahil naabutan ko ang kanilang promo. And if you have any questions and gusto pang malaman, just comment down below and see you on my next vlog. Thank you so much, guys. God bless you all.